Good day, everyone. This is your Mama Bear, Emily. And today we are going to discuss about some of the reasons why our visa is being refused. I'm a travel agent for around 9 years now. I'm also doing some visa consultancy and assistance. And that's the reason why I'm here to talk about some of the reasons why our visa are refused. Or if this is your first time to travel, I would love to share to you some of the tips and guidelines. First reason is you have a poor travel history or you don't have any travel history at all. So kailangan po yan if you're going to apply for a visa. Kasi that's one of the reasons na makikita nila na talagang totoong nagtutour kayo or talagang totoong turista kayo or nagta-travel kayo and you're confident to go abroad kasi meron na kayong mga experiences about it. Then paano naman din po yung hindi pa nakapag-travel kahit minsan, no? Abroad. So, I suggest na pumunta muna kayo sa mga countries or go to countries na hindi po kailangan yung visa. Free visa countries or visa upon arrival countries muna. Just for you to be able to get to know how it feels to be abroad, for you to be able to have an idea kung ano po yung kailangan nyo i-prepare and magkano yung mga budget na dapat ninyong i-prepare. Because that's very essential when applying for a visa. Number two, so after po ninyo makapag-travel na at may history ni kayo ng travel, then you'll need to build your financial account. Okay? Kasi hindi po pwedeng insufficient yung financial account ninyo pag nag-a-apply. Considering po yung mga expenses that you will incur during your trip. So, for example, magkano po ba yung flight ngayon kung pupunta kayo dito sa country na to? Magkano po yung round trip ticket? Your accommodations, kung ilang araw po kayo doon, ano po yung mga tours na kukunin ninyo, plus your other expenses, di ba? So, you have to consider it. Then, build a minimum balance, mataas na balance, no? Every month. Hindi naman po yung sagad-sagad lang na para talaga sa trip ninyo. Kasi, iisipin na immigration officer na kung mag-a-abroad ito, pagbalik, zero na yung account niya, no? Ano kayong mangyayari sa kanya? Eh, hindi rin niya pwede kayong pagbigyan dahil baka flight risk kayo or baka may plan kayo na hindi na kayo babalik dito sa Pilipinas, diba? So, you really need to build it at least way back 4 to 5 months before kayo mag-apply ng visa, eh, naka-build up na yung financial account ninyo, naka-build up na yung maintaining balance ninyo. Because there is no specific amount kung magkano po yung kailangan, but yung binanggit ko po kanina, yun po yung pag-iisipan ninyo, pag-aaralan ninyo yung costing ng inyong travel, budget ng inyong travel, plus meron pa ba kayo maiiwan pag-uwi dito sa Pilipinas, okay? You have to prove your strong ties here in the Philippines. So we're talking about the Philippines, pero it's also applicable to other countries. So, kailangan po na ma-prove po ninyo na meron kayong strong ties dito sa Pilipinas, na babalik talaga kayo sa Pilipinas after your tour or after your travel. So, for example, kailangan niyo mag-provide ng mga evidences and proofs of your businesses or your employment, or if you're a student, make sure na you give some credentials na talagang nakapag-enroll kayo. So, ganun po ang kailangan. So, ano po yung reasons ba't kayo babalik dito sa Pilipinas? Do you have any properties, assets, yung mga ganun, no? They will look into it to make sure na babalik kayo sa Pilipinas at hindi po kayo maging liable abroad or maging problema po pagdating doon sa labas. Okay? Then the fourth one, why we are refused for a visa? Because we don't follow the guidelines. So kung ano po yung nilagay nila sa website or ano pong binanggit nila sa email that you need to process step by step, you really have to follow it. Kasi hindi po pwedeng you're going to jump from one step to another. You have to follow it carefully, no? For example, sa US, meron sila talagang you have to finish this form first and then pay your visa fee. And then after paying the visa fee, after so many hours, you will need to wait for that before you can do an appointment. O, ganon. Hindi pwede mag-set up na kayo kaagad ng appointment, di pa pala ninyo na fill out yung online forms, yon. So,
yung mga problema ng iba is hindi nila sinusunod yung steps. Next reason po kung bakit nade-deny tayo sa ating applications, or if this is your first time, make sure that what you have written on the forms and all your applications is tama po. Correct information, sufficient information. Pag may kulang po doon, if it's not applicable to you, write not applicable. But you really need to complete the form, proofread it. Kailangan wala mali-maling spelling sa pangalan ninyo because it's very, very important. Lahat ng mga documents, kailangan po coincide sa isa't isa, no? Kung anong nasa passport ninyo, anong nilagay ninyo sa form, yun. Kailangan nyo po yun talagang sundin. Kailangan po uniform ang mga information na binibigay ninyo at kailangan lahat ng tanong po ay may sagot kayo. Hindi po dahil trip lang nilang magtanong, it's one of the protocol po na kailangan nila sa inyong application. Susunod po is when you are not submitting the right documents. So, importante po yung mga kailangang documents. Importante mga supporting documents. And make sure that the documents are not fake. The embassies are smart enough to know whether it's fake or not. So, they can really tell and they will verify, they will make a call. If you verify talaga nila yung mga nilagay ninyo sa documents, if it's really true. Okay? So, be careful about submitting fake documents kasi po, mababan po kayo sa kanila. You will not be able to apply for a visa again, or if nabigyan na kayo ng visa and then they found out that the documents are not real or they're fake, hindi po kayo papasukin ng immigration officer noon sa country, hanggang airport lang po kayo. And that's why it's really, really important to be honest. The next reason is how you answer during your interview. Okay? So it is very crucial, kailangan nyo pong makinig na maayos. First and foremost, you need to appear professional, be professional. Hindi po pwedeng pumasok kayo sa embassy na you're not even well-dressed. Wear proper attire at kailangan po courteous kayo. Don't be arrogant, don't be assertive. It doesn't mean na marami kayong pera at pwede na kayong mag-abroad is you will feel very arrogant or ano, no, na dinidegrade ninyo yung mga officers. No. You have to be humble, honest in answering your questions. Kailangan po yun. Courteous and follow protocols sa loob ng embassy. Kailangan din po yun. Okay? Just answer their questions honestly, courteously. Don't be nervous kasi they might think na aba, ba't ninervous yun ng sobra? Baka may tinatago to, no? Oo, minsan iniisip lang ganun. Know that the person you're talking to is also just a person asking you. Okay? So, kailangan po, prepared po tayo pag pumunta kayo doon. And the last few reasons are, una, you have the wrong category of the visa you're applying. So, know na every embassy have different categories ng mga visas nila. So, make sure na yun yung pinili ninyo. If you're a tourist, then look for the category for tourists, okay? If you're a student, doing business or events, conferences, there are different categories for this, right? If you're doing transit, it's also a different category. Ganon. So, iba-ibang category. So, dapat po tama yung category na inyong pinili depending sa purpose ng inyong pag-visit abroad. Okay? And make sure po na may sufficient ties po kayo dito sa Pilipinas, okay? So, yun din ang pinaka-importante na makikita nila na talagang babalik kayo dito sa Pilipinas dahil nandito yung family niyo, even your beloved pets, no, are here. And make sure na you will show to them your itinerary as well. Na nakaplano na lahat yung anong gagawin ninyo pagdating doon, no? Hindi po pwedeng mag-appear kayo sa embassy kahit hindi nila required siguro or kahit hindi nila binanggit. But to have or prepare an itinerary is really an advisable thing. Kailangan po nilang makita na totoong nagplano kayo, na totoong nag-travel kayo, that you were really thinking of this
trip. Okay? You're really prepared for this trip. So far, yan po ang maibigay kong mga payo sa inyo for today's video. If you have any questions, do not hesitate to comment below or send me a message and I'll be glad to answer you. On our next sessions, I will discuss with you some of the requirements that you will need to prepare in order for you to be able to submit your application. So until next time, thank you and see you soon again.